of course, very important sa mga diabetic patients yung tinatawag na artificial sweeteners. Alam mo yung mga... Aspartame. Yes, yan, yung mga sorbitol, yung mga mannitol, yung xylitol. Di ba may meron kasing... May gum na ganun. Eh, no? So, ito pala, pwede mag-cause din ng pagkakabag o pagpuproduce ng maraming maraming hangin sa bituka. No? Gas. So, tingnan din natin yung ganitong mga chemical kasi kung sabi ko nga, makakasira sa ating... araw-araw na trabaho, ay bawas-bawasan natin o huwag na natin masyadong gamitin para hindi masira yung bitukan, yung baggalaw ng bitukan natin. Of course, may tinatawag na constipation. Yung hindi ka madumi, di ba? Pagkasi sabi ko nga kanina, in a day's time, although sinasabi ilan na dapat sa isang araw? Well, at least once a day. Eh. At least once a day. Tapos meron kang regular na oras. Huwag yung, kasi kunyari, pipigilin mo, bago ka pumasok sa opisina, you have to go, diba? May ganun eh. Kaya kung na-late ka ng gising, na-late ka, hindi ka na makakapunta ng CR, nagmamadali ka na, di ito na, madidisrupt na yung, yung regular na routine ng bituka mo. So doon, nagkakaroon ng problema. Mm-hmm. And of course, meron talaga mga taong mahina ang panunaw. Meron naman kasi, konting kain lang, nagdudumi na. Yes. So, pareho yun, no? So ganun din yun. Too much air din, too much gas din pala dito sa atin. Akala ko maganda yun. Well, nadadigest ka agad. Not necessarily. Kasi, no, hindi siya nadadigest, hindi siya na-absorb. Ang nangyari, yung kasing mga kinakain natin, ideally, ma-absorb natin yan kasi these are the things na para mag-improve ang ating system, di ba? Nutrition natin yan eh. Pero pag madalas kang dumumi, kakakain mo pala, dudumi ka na, o naidumi mo na, eh, hindi mo na na-absorb, naidumi mo na nga. So, sayang lang ang kinain mo. Dumaan lang. Oo, saka ma-irritate yung ano mo, di ba? Yung digestive system mo noon, magkakaroon ka ng irritability noon, Doc Bo. Yes, oo. May tinatawag na irritable bowel syndrome. Mm-mm. And this is part of the diseases na po pwedeng pagmula ng too much gas in your intestines. Ano? So, of course, yung sinasabi natin, hindi, baka maraming bakterya, punong-puno ng bakterya ang tiyan o ang bituka, no? May mga tinatawag kasing good bacteria. So hindi lahat ng bacteria po sa katawan natin ay makakasama sa atin. There are good bacteria. Lactobacilli. Yes, which can help, which will help in our passing out ng ating stools, no? Para maganda po ang peristalsis na tinatawag, no? These are good bacteria, binanggit nga ni Beth kanina, yung mga Lactobacilli Shirota strain. Ako eh panahon pa. The unique health drink. Oh, damo. Mga probiotics po ang tawag diyan. These are good for us. Okay lang po na marami tayo nito kasi nade-develop po yung immunity din ng ating colon o ng ating masarap yun, I love that. Oo. Of course, sabi nga ni Rina kanina, yung mga medical conditions like yung irritable bowel syndrome, may tatawag na diverticulitis, yung diabetes ha, kasi yung mga nasa mga listahan usually nito, mga anatomical abnormalities, mga problema talaga sa pagkakabuo ng bituka natin. Mm-hmm. Yung mga anatomy, okay. No, may makipot na area dun sa bituka, baka mayroong kulang ng bakterya, baka may mabagal lang talaga yung paggalaw ng bituka. Pero one thing na pwedeng mag-cause nito ay yung diabetes. No? So tingnan din natin sa mga issues ng medical na karaniwan, diabetes is part of the dilemma. No? Of course, kaya ka ba pupunta sa doktor? Diba? I mean, alam mo na yung parang dapat na yata ako magpatingin na parang hindi na normal itong nararamdaman ko at saka yung nangyayari sa akin everyday, no? Of course, sabi nga natin, kung nasisira na yung daily routine mo, sa buong maghapon, sa opisina, ikaw ang pinakamadalas pumunta ng comfort room because of nararamdaman abnormality, yung parang ano ka, uneasy ka, no? So pag ganun, see your doctors, no? Of course, kung may masakit, kung may pain, sa palagi masakit ang tiyan mo or yung daanan ng dumi mo or yung bandang kwitan mo, lagi may masakit dyan. And pinagmumulan nga nung paghahangin, ikaw nga, kabag, of course, consult your doctor. And of course, ano kayong parang, yun nga, you feel abnormal yung punong-puno yung tiyan mo. Para pag, di ba pag tinatapik mo yung tiyan, parang tambol? Yes, may kabag. Eh. Oo, so pag ganun lagi, at hindi ka comfortable, of course, consult your doctor. Baka may mga anatomical abnormality na sa bituka. Dapat tingnan na natin yan.
Doc Bong, may gusto akong itanong sa'yo, fact ba to or myth lang, na kapag nakatutok ka sa electric fan, kakabagan ka ba? Totoo ba yan? Nakatutok pwede ka sa aircon? Nakanganga fan? Yes. Sabi-sabi lang yun. Hindi kasi pag natutulog ka, di ba minsan yung likod mo nakatutok sa electric, mga ganun, di ba? Dalawa ang pwede mong ramdaman dyan. Dalawa. It's, pwede yun nga, magkakaroon ng hangin yun dyan, matadami yung hangin mo, o kabag, o yan, pain. Kung ano yung nakatutok na part dun sa electric fan or sa aircon, nagkakaroon siya ng pain kasi nagkakaroon ng ano, parang nerve abnormality, no? Pero yung binanggit niya ni Nina, pwede kasi di ba kanina binanggit natin too much ano, absorption o inhalation ng air, di ba? Pwedeng doon pumunta sa stomach imbis na sa respiratory system natin. And yung alam mo yung parang dual ka ng dual. Mm-mm. Hindi yung hindi bighay ah. Iba yung dighay doon sa parang nasusuka. Parang nasusuka. Oo. Pero walang lumalabas. Oo, yun. So that's one excuse ng system natin para maalis yung hangin, no? Iba kasi yung busog na busog ako, burp, 'di ba? Okay yon. That's okay yon. Pero yung wala ka namang kinain, nakikipaghuntahan ka lang. Burp ka ng burp. Oo, may office work ka ganyan, tapos, ayun, burp ka ng burp or parang you feel nauseated, no? Dapat ba mabawasan ko yung pagdadaldal kasi mahilig ako sa ganyan. Siguro pwedeng pagdadaldal, ikay, pero wag masyadong ano, may sukat lang yung dapat yung may limitasyon. Di ba pagutom ka rin, Doc Bong, minsan dumidighay ka rin? Oh, iba naman 'yon kasi nagano 'yun, sobrang acid naman 'yon, yung acid. Ayun, acid. Wala siya kasi na wala siyang natutunaw na pagkain, so nang tanda. Kasi dire-diretso lang naman yung bituka, no? Iba naman yun. So Dagdag ko lang sa mga babies naman, Doc Bong, kasi di ba may mga colicky din ng mga bata, di ba? Yung especially dun sa mga dumedede sa bote. Yes. That's why pag dumedede sa bote, kailangan talaga pinapa-burp. Tapos yung mga breastfed naman, lalo na kung tama naman yung pagsak ng baby, eh, don't need na pa-burp sila kasi hindi sila nagkakakabag. Yes, so yun yung advantage ng ano, isa sa mga advantages ng ano, breastfed ng natural mga natural kasi yung way ng breastfeeding kumpara walang bottle, walang no? Walang dadaanan ng hangin. Madadala mo sa pagtanda. Alin? Ang alin yan, yung kapag exclusively ano ka, yung ano mo yun, yung hindi mo kailangan. Ah, benefits. Hindi. O hindi, it stops when you're ano, nagka-baby. Akala ko may benefit yan akong paglaki. Banggitin ko lang doon sa ano ha, yung mga went to see your doctor, kung ano yung isa pang dahilan, yung you're losing weight na hindi mo sinasadya. If you're losing weight, wala kang ginagawa. Yes. And then something is wrong with your bowel movement, see your doctor. Baka something is wrong. Habit, eating habits mo, Doc Bong, pareho pa rin. Dumudumi ka naman. Pero you're losing weight, ha? Hindi mo naman sinasadya. You have to see your doctor. And of course, last but not the least, if there's blood in your poop. Wow. Diba? Pag dumudumi ka, may dugo. May bahid ng dugo. Ang normal na yun, ano? Yes, oo. So you have to consult your doctor. Baka these are some of the things kasama ng ika nga pag-utot mo o pag madalas mong dighay, eh, may dumi, yung dumi mo may dugo, you have to consult na.